Good day, guys! So, nandito kami ngayon sa overpass. Kasama namin si Kier at saka si JJ. Jay, kawain ka muna. May bago kasi siyang cleats. Pakita mo, Jay. Pakita mo. Ayan yung bago niyang cleats. Try namin kung marunong na ba talaga siya mag-cleats. Kasi, kapon kasi may tumumbang bata dito. Napano ba yung kapon, Jay? Madulas. Ah, madulas yung bahay. So ngayon nandito kami, kahit medyo maumbon. Isa ko yung unang nag-cleats sa amin. Ngayon hindi pa, binenta ko yung cleats ko sa mga barkada ko, bumili ako ng pang road bike. Yung kila G kasi, pang mountain bike yung sa kanila. Binigyan din ako ng shoes pero hindi na ako bumili ng pedal. Pang mountain bike naman yung binigay sa amin. Pero binenta ko na, bumili ako ng pang road bike kasi naka road bike ako. Nung unang tumba ko sa ano namin, sa cleats, dun sa Kanding Falls nung kailan yan? October ba? Matagal na yun eh. Off-road kasi yung pababa sa Kanding Falls. Hindi naman ako natumba dun pero paakyat. Hindi ko natanggal kasi bato-bato at saka puro putik. Yun yung unang tumba ko sa cleats. So, ano experience mo habang nagli-cleats ka? Hirap. Mahirap kasi pag nagli-cleats ka kasi sa bike, minsan nagla-lockout talaga yung cleats, hindi yung matatanggal. Nakakalimutan mong tanggalin, tapos bigla ka na lang tutumba. So, ngayon nandito kami sa overpass. Ito yung bago kong tripod, ang Joby Gorilla 5K kit. Yung dati ko kasing tripod, ang Manfrotto Evo Fixie, ay maganda siyang tripod. Kaso, pag nag-table shot ka, kailangan mo munang tumingin sa baba kasi nga, hindi siya sobrang taas. Unlike this, mataas siya and isa siyang gorilla pad. Kahit saan, pwede mo siyang isabit kung saan mo gusto. Then, yung Evo Fixo kasi, hindi rin mahaba yung paa niya. Kaya pag nag-vlog kami, hindi ganito kalayo kahit naka-wide lens na kaming gamit. Ayun si Kier, pinapakita namin sa inyo yung Joby Gorilla Pad. Wow, vlogging. So yung kinagandaan nito, mas mabigat na camera yung kaya niyang buhatin. Marami kasing klaseng Joby Gorilla Pad. Merong 1K kit, may 3K kit at may 5K kit. Mas mataas yung capacity niyang kaya niyang buhatin, mas mahal. Pero kung yung camera niyo naman ay hindi ganun kabigat, pwede na kayo sa 1K kit or 3K kit. Yun nga lang, mas mahal yung 3K kit. Pang mirrorless na kasi yun. Kung Joby kasi, makikita nyo, matibay siya. Unlike dun sa mga third party or sa mga knock-off, mabilis matumba sila yung legs nila. Then, delikado pa yung camera nyo. Oo, mura sila pero hindi sila kasing tibay ng original na Joby. Unlike this, pwede mo siyang isabit kung saan-saan. Kaya, pwede ka... So guys, bumaba kami dahil nga may pulis na nagbawal sa amin mag-video doon sa taas. Ngayon lang may nagbawal sa amin doon. But anyway, yung sinasabi ko nga, huwag kayo bumili ng fake na Joby kasi yung camera nyo pwedeng ma-accidente, maulog or matumba. Kahit mura yung Joby na fake, kung mabilis naman masira yung legs niya, hindi rin worth it. Mapapabili pa kayo ng isa pang camera kasi masisira nga. Kaya bumili kayo ng legit na Joby kung gusto nyo mag bendy tripods. Nakita nyo naman, napaka versatile nitong tripod na to. Pwede mong i-mount kahit saan. Basta may paglalagyan nga lang siya. Yung Manfrotto kasi pang table tripod lang talaga. Yun ang kinagandaan nun. Napakaliit at compact. At saka easy to use. So, ngayon pa uwi na kami, tapos na mag-practice si JJ.
Kamusta naman yung pagpa-practice mo, Jay? Nakakatakot. Kasi ilang beses na rin siya natumba ngayong araw. Isa pa lang. Ay, isa pa lang. Sikir, yung... Ayan yung nangyari sa paa niyo. Kit siya dahil nga may ball head na siyang kasama. Yung ibang Joby kasi, wala pa kasing ball head kasama tsaka quick release. Arca Swiss yung tawag dito. Yung mga ini-screw, Arca Swiss. Hindi pala quick release. Arca Swiss tawag dito. So guys, I hope you enjoyed our video. Click that notification bell to keep you updated. And don't forget to like and subscribe. Peace! Oops!